Pakilagay po sa silent mode ang iyong telepono. Magsitayo pong lahat at sumabay sa pambunga daawit. Purihin ang Panginoon, umawit ng kaganapan, at tugtugin ang gitara at ang kayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoong butihin. Pagpalainawa niya kayo at lahat ng mga pinagdadaanan ninyo ngayon sa inyong buhay, sa inyong pamilya, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Patuloy nawa niya tayong bigyan ng biyaya ng katiyagaan sa pananalangin at malalim na pananalig. Pagsisihan natin ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang ng paran, piliin mo ang kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo.
Pagkaraan ng 40 araw ng paniniktik, umuwi na sila at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, "Nagpunta kami sa lugar na pinatitiktikan niyo sa amin. Mainam ang lupaing iyon, saganang sagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni Anak. Sakop ng mga Amalesita ang Negev. Ang kataasan ay tinitirahan naman ng mga Hiteyo, Hebuseyo at Amoreyo. Ang nasa baybay dagat naman at ilog Hordan ay mga Kananeyo." Pagkatapos nilang magsalita, pinatahimik ni Caleb ang bayan at kanyang sinabi, "Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila at tiyak na malulupig natin." Sumagot ang ibang tiktik, "Hindi natin sila kaya pagkat mas malakas sila sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat." Ito ang sinabi nila, "Higante ang mga taga roon at sinumang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo. Nakita namin doon ang mga Nephilim. Ito'y lahi ni Anak buhat sa Nephilim. Halos hanggang tuhod lamang kami." Ang buong bayan ng Israel ay nalungkot at magdamag na nanangis. At nang magbalik ang mga tiktik, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Hanggang ngayon patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko. Buhay akong Panginoon. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kayo'y mamamatay dito sa ilang. Ang 40 araw na paniniktik ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong Panginoon ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain." Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginaway, tunay na ditumpak pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto, hindi alumana. Ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Parang ningas kugon, ang lahat ng ito'y kanilang nilimot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos. Habang nasa ilang, ang sariling hilig ang siyang sinunod. Sa ilang na iyo'y kinalaban nila't sinubok ang Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas. Nayaong ginawa doon sa Ehipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasiya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dubulog sa puon si Moises na magitan siya at hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat.
Alleluia, 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 Alleluia. Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niya, minamahal na lubang kinalulugdan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Inyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagpunta si Jesus sa lupain malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit, gaputok man ay di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya ay nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel, lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man, nagsisikain ng mumo na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noon din, gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good afternoon po sa inyong lahat. May ugali ang bata na pag may gusto, mangungulit, makulit. Hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto, ikaw ay hindi nila tatantanan. Kukulitin ka maghapon, araw-araw. Pupunta kay nanay. Nanay, gusto ko noon. Bili mo ko noon. Pag hindi nakumbinsi, kay tatay yun lalapit. Tay. At pag hindi nagtagumpay, si kuya ang lalapitan, pati si ate. Maghahanap ng kakampi. Yan. Hindi magsasawa hanggang hindi makuha ang gusto. Siyempre, mga magulang, you know what's best for your children. Ano po? Ibibigay nyo yon, pwede rin hindi nyo pagbigyan. Depende nga kung makakabuti ba, kailangan niya, o hindi muna, o saka na lang. Eh, kaya lang, madalas, eh, hindi nyo naman talaga matitiis din. Di po ba? Kahit si Lola, kasangkot dyan, at si Lolo, ibibigay at ibibigay pa rin. Ang punto ko lang, mga kapatid, is sana ganun din tayo katsaga at kakulit kapag tayo'y nagdarasal sa Diyos. Hindi tayo agad nagsasawa. Hindi tayo agad sumusuko. First, wag naman tayo lalapit at magkakaalaala lamang sa Diyos pag meron tayong kailangan, pag may hinihingi, magnonobena, sunod-sunod,
na linggo, araw-araw magsisimba. Yung iba dadayo pa ng baklaran. Ito, kaya sa Padre Pio. Tapos pag nakamtanan at nakuha na yung request, ayun na, nawawala na uli. Parang kabuti. Di na uli magsisimba yun. Wala na. Lalapit na lang uli sa Diyos pag may problema na uli. Pag may kailangan na uli. Alam niyo mga kapatid, ang ganda na pagising pa lamang sa umaga, araw-araw. Praise the Lord. Thank you, Lord. Ako po ay gumising pa uli. Andito pa ang pamilya ko kasama ko. Pagpalain niyo po kami at gabayan sa maghapong ito at kung ano man po ang kaloob na mo sa amin, sa akin, buong pasasalamat ko pong tatanggapin. Malaki man o maliit, magpasalamat, magpuri. Secondly, is about our attitude in our prayers. You have to trust His will always. You have to trust His plan for you. And God's answer to your prayer may not be exactly as you want, but trust me, kung ano yung ibigay sa iyo at ipagkaloob niya sa iyo, yun yung the best for you. Maganda yung attitude ng babaeng Kananeya sa ating mabuting balita. Hindi siya nagsawa. Hindi siya sumuko agad. Hindi siya nag-give up agad. Kahit na nung una, parang ini-snub siya at hindi pinapansin. Tapos itong mga alagad, gusto pang sinasabi sa Panginoon na pagbigyan nyo ng aho para umalis lang siya at tumahimik na kasi sunod ng sunod sa atin. Pero that is exactly the secret, my dear brothers and sisters. Let us be persistent in praying. Alam nyo, minsan naisip ko, sinusubukan din tayo ng Diyos. Kung hanggang saan tayo magtitiwala sa Kanya. Tinitingnan niya kung gaano kalalim ang iyong faith. And could be also na yung character mo pinapalitaw niya. Kaya minsan, hindi niya agad binibigay, pinapagkaloob yung kahilingan mo. Gusto niyang magtiyaga ka pa. Gusto niyang magtiwala ka pa. Gusto niyang maglambing ka sa Kanya. Mangulit, mga kapatid, magpursige, magtiyaga. Kaya mga minamahal na kapatid, keep on praying, ha? Keep on believing and trusting the Lord sa pananalangin, sa pagtitiwala niyo sa Kanya. Tingnan niyo ngayong katabi niyo, baka nawawala na yan ng pag-asa. Sabihin niyo mo nga, relax ka lang, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sabi ha, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Believe that, because I believe, mga kapatid. And that is yung what Padre Pio is always reminding us. Pray, hope, and do not worry. Magdasal, maniwala, magtiwala, magpakumbaba, at huwag sumuko. Mama Mary, Mediatrix of all grace, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Padre Pio, all the angels and saints in heaven, pray for us. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama. Tinapay at alak na ito.
Magsitayo po ang lahat. Mga anak, manalangin tayo pang mga alay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, para mo ng awa, gawin mo pong banal ang mga alay namin na iyo sanang kalugdan at kami gawin mong hain na sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo na ito ay aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin na iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinakpalang na paririto, sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-ahati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, namin
iyong mahal, iligtas mo kami, tanang ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco ang aming Santo Papa at si Gilbert na aming mahal na obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ang mahal na San Jose, na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at mga banal, si Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Pag-ibig at pananampalataya tayong tumawag sa Diyos nating Ama. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat na masama. Inihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating mahal na Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. God bless you all. Mama Mary loves you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito si Kristo. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At mapalad tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos na isasagawan second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos lamang mapapanata. Thank you.
pag-asa at kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay. Gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrol, China, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis, sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po, ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyong pong mapapansin ay sinasagawa na ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng Main Church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary, muli po kami nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Clego, clean as you go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria, paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo ay may mga basurahan sa likod at gilid na ating simbahan. Pinapalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ng Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro pinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang iyong makikita mga pagdiriwang na kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Agosto
ay mga naka-reserve na schedule noong nagtaong-taong pa. Nagkataong napasabay naman sa pagkasaayos ng Divine Mercy Sanctuary, mangyari makipag-ugnayan kayo sa opisina sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalima ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog, magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng napakabuti't mapagmahal nating Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo na tayo, laging magtiwala sa Diyos at laging maglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.